Good morning! Welcome back to another video. And for today's video, samahan niyo ako dahil attend ako ngayon ng parent orientation sa bagong school ng aking Zyrus. Since new student nga siya dito, ay kailangan ko talagang umattend ng orientation. Bukod sa school calendar at curriculum nila dito, para alam din natin yung mga rules and regulations nila, ganun. Pero bukod doon, gusto ko rin talaga makapaghanap kung saan medyo magandang makapag-parking, yung medyo hindi mainit. Dahil bilang bago nga kami dito sa school na to, everyday rin akong maghahatid at magsusundo. Baka nga mag-i-stay pa talaga ako ng buong class ni Zyrus. Pero hindi naman yung isang taon mga mare, baka yung first 1 week lang or 2 weeks, mga ganon. Maikwento ko lang pala about sa pagpapark, mas gusto ko ang reverse parking kesa sa forward. Oo, sobrang bilis ang makapag-park kapag forward, pero nag-i-struggle kasi ako pagpaalis na. Lalo na kapag maliit ang space. Naku, ang hirap umalis kapag paatras. Unlike sa reverse parking, naka-ready na yung unahan ng sasakyan mo. Dali ka na lang makakaalis. Anyways, may kalayuan pala itong school na to sa bahay namin. Dinadrive ko ito ng 45 to 1 hour depende sa traffic. Meron kasi kaming 8 school na madadaanan bago kami makarating dito. Kaya yung allotted time ko, expected ko na talaga na may traffic kaming susuungin everyday. Anyway, pagdating nga dito sa school, nag-register mo na bago ako pumasok dun sa auditorium nila. At after naman ng orientation, binigay na sa amin yung books and materials nila. On the next day, students orientation naman, kaya nandito ulit kami. By this time, kasama namin ang very supportive ate. Enrollment pa lang ay sumasama na itong si ate dahil sobrang na-excite din daw siya para sa kapatid. Caruso Christian Academy is located in COG or Church of God Building, Las Marinas, Cavite. So yun from the entrance, which is ground floor yun. Sumakay lang kami ng elevator, papunta ng third floor, papunta dito sa auditorium dahil nandito ang venue nila sa kanilang orientation. At dahil orientation pa lang naman, kaya konti pa lang yung mga naka-uniform. Lalo na sa mga new student, pwedeng hindi pa mag-uniform. Pero ako, pinasuot ko na siya ng uniform para makita ko kung anong reaction niya dun sa uniform niya. Kung comfortable ba siya or baka may kailangan akong baguhin, yung ganun. Para sa first day of school, ready na talaga. 1 to 4 p.m. ang kanilang schedule, kaya iniwan muna namin dahil bawal din ang parents sa loob. Ang waiting area naman nila ay sobrang comfy, maganda, at sobrang linis, kaya hindi ka maiinip magantay. At buti na rin talaga nandito ang ate. Nang magutom naman siya, niyaya ko siya dito sa Ambers. Malapit lang to, 10 to 15 steps away lang sa school. Nag-takeout na nga lang kami ng food, tapos sakto naman pagbalik namin ng school, tapos na rin pala sila at uwian na. And that's how it goes. Successful ang 4 hours orientation para kay Zyrus. Yay! And that's it for today's video. Thank you for watching. Stay tuned in the next one. Bye!